So, meron po tayo dito ng example. Ayan, electric bill po. Yan po yung i-scan natin ng PDF. Ito naman yung susunod natin. So, natin, ano, itong example nating ID. Magandang araw po. Welcome back po sa aking channel, Chokoy TV po, ang inyong lingkod. Eh mga kapatid, ngayon po may gagawin po tayong panibagong vlog about sa Epson kung paano daw pong mag-scan ng document na isa-save sa computer papunta sa USB. Gagawin po natin ng video yung isang request ng ating taga-suporta na si Ma'am Gemma Leonen. Ma'am Gemma Leonen, shout out po sa iyo ma'am. Maraming salamat po at nag-comment ka po. Ito po, gagawin po natin ng video ngayon yung inyong katanungan. Sana po nakatulong po ito sa inyo at saka sa iyo po. Eh wag na po natin patagalin, start na po tayo mga kapatid. So, meron po tayo dito ng example, ayan, electric bill po. Yan po yung i-scan natin ng PDF. Ayan, document po. Document po ang gagawin natin dito. Text document. Ayan. Start na po natin, ha? Eh, lagay lang po natin sa scanner. Glass scanner. Ito na. Ito na, ma'am. Ma'am Gemma Leonen. Ito na po yung request mo. Ayan. Ang Epson natin ay Epson L5190. Ayan po. Malino po. Ayan. Punta na po tayo dito sa ating computer. Ayan. So ayan, makikita nyo po mga kapatid, ito po yung Epson scan natin. I-open lang po natin yan. Yan. So ayan, mag-open na. Ayan, mapapansin nyo po yung Epson scan. Ayan. So ito po yung makikita nating settings. Document source, auto-detect lang po ilagay natin. Tapos dito po kung short bond paper lang naman yung ating gagamitin. Okay na po yung letter. Ayan. May mga size po dyan. Ito po yung A4. A4 size na karaniwan din po ginagamit dyan. Pero dito po sa'yo, madalang lang. Pero ito, ayan, madalas gamitin. Legal, yung long bond paper at saka yung letter. Ito lang po, madalas ko nagagamit dito sa akin. Sa akin, sa printed ko dito. Yung legal, ayan. Yun po yung long bond paper, ayan. Ito naman po yung A4. So ngayon, letter lang po yung gagamitin natin. Depende rin po sa papel na gagamitin nyo, na i-scan. Kung ano size po talaga yon. Tapos sa image type, pwede na po yung auto. Pwede rin po yung may kulay lang. Pwede rin po yung grayscale. Parang black and white lang din po yan. Ito po yung black and white din. Ayan. Ito dito po. PDF po yung pipiliin natin. PDF. Para sa text document po yung ating i-scan. So, ito, file name, ayan, image, ito po yung date po yan, date po natin yan. Tapos ito naman pinamber. Tapos ito, yung folder, kung saan nyo po gustong isave. Ayan, may pamimili yan kayo. Kung meron kayong my document, my pictures, desktop. Ako sa desktop ko lang po pipiliin yung desktop. Para sa mismong OS, dito lang po mismo mapupunta yung ating i-scan sa screen ng ating monitor agad. Ayan, scan na po natin. Ayan, nag-i-scanning na guys. Ayan, ha, one copy. Ayan, hintayin lang po natin matapos. So, ayan guys. Mapapansin nyo po. Ayan, mapapansin nyo. May lumabas po dito. Ito na po yung kanina. Ito. Open na natin. Kung yun nga yun, yun na yung ating pinrint. Ayan. Ayan guys. Ha? Black. Kita nyo ba guys? Ayan guys yung lumalabas. Pagka naka black and white tayo. Ayan, ganyan. Ayan. Kompleto guys. Nakita nyo ba ha?
electric bill natin sa kuryente. So ayan guys, paano, nakaisa na tayo. Ito na may susunod natin. So nating ano, itong example nating ID. Ayan guys, ito naman yung ID. Subukan naman natin mag-scan ng ID. Ito. Testing. Ayan ba? Tingnan natin kung baka parang di pumaling. Ayan. So, ganun lang din po. Tulad lang po ng ginawa natin kanina. I-click lang po natin itong ano, Epson scan. Ayan. Right-click, tapos open. Ayan, lalabas na po uli dyan. So ito, makikita nyo po dito, auto-detect. So ayun, ma-click nyo lang po dyan, auto. Para malalam po natin kung ilalabas. Ayan. Gawin naman natin dito, yung image format, gawin naman natin siyang JPEG para maging picture style siya, picture. Ayan. Kasi photo na siya eh. Hintayin lang po natin. Malamang dito po uli lalabas yun sa kasunod dito. So ito na guys, kung mapapansin nyo, ito. Ayan. Open all yan, right click lang natin siya. Ayan, preview natin guys. Ayan guys. Napansin nyo ba? Ayan yung ID dito. Ayan. Ito. Guys, di ba? So, ganun lang po kadali na mag-scan ng ating ano, ating document at saka photo sa Epson L5190 na ginagamit natin dito sa ating panghanap buhay araw-araw. So yun na guys, maraming salamat sa inyo sa suporta at saka comment lang po dyan sa comment box sa baba. At kung bago ka rin po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutang i-click ang like, subscribe at hit ang notification bell para po updated po kayo sa mga video ko ba pong gagawin. Comment lang po kayo sa baba, baka sakali pong tayo ay makagawa pa ng mga video. Magtanong lang po kayo, baka po sakaling kaya po natin na gawa ng video yung iyong tanungan. So ito guys, meron tayong halimbawa ng ating USB flash drive. Ayan. So, subukan natin na ito yung kung paano mag-save naman dito sa may USB flash drive ng ating document na ito yan. Document, ayan. Tsaka yung ito yung document, ito naman yung photo. Isa-save natin dito sa ating lumang USB. Sasakna natin guys. So ayan, for security, scan lang muna natin yung ating baka merong siyang virus. Hintayin lang natin matapos mag-scan. So ayan, alam naman tayong virus, alam naman virus yung ating memory card, USB flash drive. Ayan, X na natin yan. Pwede natin i-open. Gawa muna tayo ng folder. Pwede natin i-save dito. Ayan, edit na natin guys yung pangalan para mas maganda. Lagyan natin halimbawa ID. Ayan, at saka lagyan natin dito e-bill. Electric bill yun, ibig sabihin, shortcut lang. Ayan. Para mas madali natin makita.
So ngayon, ito na yung file ng ating ano, USB. Gawa tayo ng bagong ano. Ay, right click lang natin, gagawa tayo ng bagong file dito na pwede natin pag-save new folder. So ito na yung new folder. Ayan. Highlights lang natin ito, mga guys. Highlights natin tapos pwede na i-copy lang natin. May lilipad na natin siya sa ating USB flash drive. Ayan. Paste lang natin. So ito na guys. Ayan. Ayan na yun. Ito yung new folder. So andyan yung ating sinave. So yun lang guys. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Huwag pong kalimutan hit ang notification bell at i-like and i-subscribe ang aking channel Choy TV po, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Huwag pong kalimutan mag-comment dyan sa baba para po kung sakaling alam natin ay magawa po natin ng video. Magawa natin ng video yung inyong request. Ayan. Shoutout po ulit sa inyong lahat at shoutout po kay Ma'am Gemma Leonen. Thank you very much po, Ma'am Gemma. Hanggang sa muli po.